Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na matagal nang hinahamon ng super bantamweight prospect na si Elijah Pierce ang ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Kung saan naniniwala si Pierce na kaya niyang talunin at i-knockout ang ating pambato. Kaya naman matapos itong patumbahin ng isa pa nating pambato na si Arthur Villanueva sa second round ng kanilang naging laban, ay agad na pong bumanat si Casimero at ininsulto si Pierce. Ayon kay Casimero ay hindi niya daw kilala itong si Elijah Pierce. Wala pa naman daw itong pangalan. Kay Villanueva pa nga lang daw ay muntik na itong matalo. Kaya naman dito palang umano ay masasabi niya nang wala pang pwedeng maipagmayabang si Elijah Pierce sa kanya. Sino nga yung naghahamon yung... Ikot ka. Ha? Hindi, may bago naghahamon na hindi ko kilala yun. Wala pang pangalan pero gusto na American yun, yung black. Doon pa lang sa laban niya kanina, nako, doon pa lang masasabi ko na wala pa siyang ipagmamayabang. Muntik na nga siya doon kay Villanueva eh. Siya ba yun? Yung naghahamon sa atin? Sa kabilang banda naman mga idol ay sobrang saya nga po talaga ngayon ang bagong WBC Mini Flyweight World Champion Melvin Jerusalem nang dahil sa pagtalo niya sa undefeated World Champion ng Japan na si Yudai Shijioka. Lalo pat pangarap niya daw talaga kasing masungkit ang WBC belt. Habang si Shijioka naman ay aminadong naiyak daw talaga siya dahil sa pagkatalong ito. Hindi niya din daw itatanggi na mas malakas si Jerusalem sa kanya. Pero hindi niya daw talaga makakalimutan ang leksyon na ito para sa kanya. Kaya naman mag-move on na umano siya at sinisigurado niya daw na magiging isang world champion ulit siya sa lalong madaling panahon. Ganun pa man ay sinabi naman nga po ni Jerusalem na posible ngayong mangyari ang isang unification fight sa pagitan niya at ng kapatid mismo ng tinalo niya na si Jinjiro Shijioka. Para po sa mga hindi nakakaalam ay si Jinjiro po kasi ngayon ang current IBF mini flyweight world champion. Kaya naman malaki talaga ang posibilidad na magtuos silang dalawa ni Jerusalem. Pag nangyari po ito ay paniguradong sobrang motivated talaga si Jinjiro gawa ng gusto niyang ipagigante ang kanyang kapatid. Isang undefeated fighter din po ito, kung saan may napakalinis itong record na 11 wins with 9 knockouts at walang talo. Kakalaban lang din ito sa undercard ni Jerusalem, kung saan tinalo niya via second round knockout ang ating pambato na si world title challenger Jake Amparo. Kunting pahinga lang sir kasi ito na, ibinigay na sa atin, pinaghandaan natin ito. Yung plano namin sa manager namin at promoter, coach, baka mag-unify sa kapatid nila, Shijioka Brothers. O baka rematch kay Colasso, unify din sa WBO. Sa Japan uli yun kung sakali? Nakadepende sa manager naman. So kumusta naman yung sakit dito kasi yun nga?